Noong 2016, nauso yung term na 3-1 lead. And sa parang sa iba yun ah. Oo, sa iba. Sa basketball yata. Sa basketball. And hinahalin tulad natin si Greed bilang LeBron James na kung saan bumalik, na kung saan siya'y bumalik sa kanyang team. And ngayon, with the same situation, 3-1 lead sa Blacklist International. Here we go. Onik, bagong variant na naman. Marky is back. Alright. Marky is back. Lancelot agad, no? Lancelot, priority. Tignan nyo kung gaano kaseryoso si Greed this time. Kailangan sa kanyang pwesto. Yes, kailangan niya talagang ipakita na it's time. Gaya na sinabi niya sinabi niya sa mga videos, pagka nalulugi yung team nila, ang pinakaginagawa niya is ipakita sa mga kanyang kakampi kung ano yung way nila yes, para makabawi. Yes. And I'm so sorry for that. Si Baloyski na siya ngayon. Kasi sa mga bagong sa mga bagong fans ng MPL, ang dating IG ni Baloyski ay Greed. That's right. Pero ngayon, Instant Barats. Sobrang ganda ng Barats pick sa Lance at sa Paquito. Yung reaction ni Wise after that Barats na pinili nila ay parang okay, let's go talaga. Ang ganda ng band dito sa Claude. By the way, Claude is a good band kasi ito talaga yung tatapat sana din sa Nathan and pwede siya mag-Demon Hunter Sword para sa Barats. Ang big problem ng Onik Philippines ngayon ay dalawang heroes nila ang mga problema sa Barats. At the same time, Blacklist, pwede nilang gawing flexi pick to. Pwede itong gawing jungler at pwede rin kay Edward. At technically speaking, pwede rin roam kung isipin nila. Kumbaga, yung mga nilatag na heroes dito ng Blacklist International, tama yung sinasabi ni Wolf. Kasi nakita natin na before, ginamit na rin ni Wise sa jungler yung Barats. And kapag ka nilagay may Barats sa may gitna, parang same lang siya ng Vayne actually. Napakabilis din niyang mag-clear ng minion wave, napakabilis niyang kumuha ng objective. So yun yung isa sa mga kailangan bantay ng Onik. Now for Onik, since meron silang Grok, at ang ganda ng performance kanina with the Grok, kailangan lang nilang mas bilisan ngayon yung kanilang rotation. Kasi for sure, Blacklist International, nasa kanila yung momentum, may possibility na sila yung sobrang lalim. Yes. So yun yung kailangan i-punish at i-maximize ng Onik na gamitin against them. Yun nga eh. So medyo mabibilis ang Onik ngayon. Tatapat sila sa gustong bilis ng Blacklist. Oh, I like the Kimi ban as well. Para sa side ng Blacklist, nire-respeto na nila yung gold lane potential na meron ang Onik. So now with the fourth pick, pwede pa sila mag-knockout ng isa pa actually. Thinking Farsa is there, pero Johed of course. So this means na at least for Onik Philippines, maganda yung na-reveal na nga na this is either an XP lane or jungler na Barats. Pero syempre, Blacklist International, sobrang ganda ng kanilang order of picks ngayon. In a way na goods na goods sila. At kontra-kontra din nila yung Lancelot in a way, na parang mahihirapan dito si Kyrie. So it kind of means na kailangan bigyan dito si Marky ng isang hero na talagang sasagot sa lahat. Maybe Harith? Actually, kung may damage per second dito para sa side ng Blacklist International pagdating sa late game, naku, magugulat kung biglang mag-marksman dito yung Onik, like mga 1-1. 1-1. Actually, pwede. Kasi imagine, may mga pang-hold dito. Populate ko pa, available pa? Actually, pwede din. Para may additional crowd control din dito para sa side ng Onik. And here we go. Kailangan dito ng hero ng Onik for the late game. Kasi si Lancelot usually, maganda lang siya early to mid game. Pero pag nagkaroon ng immortality yung mga kalaban, Lunox. Okay. Okay, so Lunox ang kanilang magiging damage dealer. Harith ay available pa sa Blacklist International, by the way. Pero since meron na silang Nathan, baka kumanda lang sila. Okay, Pain ulit. Oh my God! Don't fix what's not broken. Ito talaga eh. Pa rin. Kanina pa natin binabanggit for Blacklist kung ano yung naging effective for them. Oo nga naman. Open pa nga naman talaga. Doon naging ganda yung flexibility ng mga heroes na ilatag dito ng Blacklist. I can see it now. Ooh. I can see the future later. Pag kayo ay ML na ML. Ay, oo nga. Pag natapos itong tournament ng MPL sa mga rank games, wag na kayong magtaka kung biglang may magbibane jungle sa mga rank games ninyo. Here we go. E yun na ba yung final battle cry na makikita natin at maririnig natin
Gold Lane Paquito. Sa laban na ito, Paquito Gold Lane. Interesting. Para kay Marky. Pero, wow. Interesting for Onyx. Pwedeng ito yung spice na inaantay nila considering na nung bago magkaroon ng change for the side of Onyx, napaganda na performance niya. Given na maganda yung performance niya, ang hawak niya ngayon na hero is meron ng crowd control as compared to Nathan kanina. So, I'm thinking for Onyx, si Marky yung kanilang magiging seed of hope. Yes. Kaya okay. Kailangan talaga nilang mag-focus on giving Marky that initial na space. Mm-hmm. Sa kwento ng mga multiverse na nauuso ngayon sa mga series at mga films, merong tinatawag na you are the one through variant. So, ito na ba ang one through Onyx na nating makikita ngayon na kay Marky ba? Kasi nag-agree ako kay Chantel. It is him na with this hero na hindi Harit, hindi hindi marksman, na has the ability to initiate as a Paquito. But this time, against a Jawhead, against Wise. May barats ba? May barats. Init na init dito sa Bane. Yep. I don't know if this is the good solution. For sure, labang na lamang ang early stages para sa Onyx Philippines in a way. At lalong-lalo na kapag mag-go nila dito si Barat. So, kailangan mangyari dito is with their Grok, gamitin nila para sa opensa at makapag-farm si Kyrie. Tapos, again, mas madami dapat yung farm niya kaysa kay Wise. And the next problem here is what if umabot nga sa late game? Pero mukhang ganun ulit. O, tingnan nyo, pinagpalit ulit. XP lane ulit ang start para kay Oheb. Paren, it's the ano bang pwede nating tawagin? Ano bang pwede nating tawagin dito, Wolf? The switcheroo. Switch lane. Combo, the switch lane strat for Blacklist. But that is Kyrie getting the turtle. All right. Sorry, the purple. All right. Ang naiisip ko ngayon for Onyx, ang isang pwede nang gawin since aggressive naman maglaro ng assassin si Kyrie, ang talagang gagalon lang sa kanila is si Bimo, Kyrie and Baloyski. Tapos since naka double fighter setup sila, doon sila gumawa ng banana split. As in, literal yung dalawang gilid. Yes. I-force nila, i-split push nila. Uh-oh. Considering na ang gagawin dito ng OMI V ay ni Haji ay manggulo from time to time. Mabilis lang naman sila mag-play ng minion wave eh. Yun nga eh. So this is the meta game. Yung gold laner mo mag-start sa XP lane. Mm-hmm. Para sa XP. Pero actually, hindi lang laman yun ang titignan mo. Normally kasi fighters yung nandun. So parang kung ikaw ay ranged hero, pwede kang lumamang sa matchup. And them knowing na gold lane yung Paquito, sabi nila itapat natin yung Barat sa Paquito para meron din tayong lamang. So, Blacklist already solving yung kanilang mga problems. At ayan, alam ni Edward kung paano gumalamay ang isang Paquito. Si Haji, sa try to go, si Kyrie, wala nang skill si Kyrie ngayon. Pero yes, Edward again getting the first blood. Oh. Actually kahit si Haji nga masakit yung damage niya against Kyrie dito sa sa Lancelot early kasi yun yung kinagandahan ngayon sa lineup ng Blacklist International again for Onyx. Ang kailangan nilang gawin is hayaan nila yung dalawang side. Kailangan talaga mag-poke dito si Baloy. Mm-hmm. Pag hindi siya nag-poke, iikot lang ang iikot si Haji and the Venus. Let's see kung gagawin niya ni Baloy. Kasi ang ginagawa ngayon ng Blacklist International, nauna na naman sila sa Turtle. Haji na mula dito. Galit na si Kyrie getting the Thorn Rose combo. Objective eh. Uy, na-reset! Objective ay na-reset. Finally, hindi agad nakakuha ang Blacklist. Nandito si Venus. Flicker out para kay Bimo. Pero yung Theory of Everything plus the Super Position proc will hit Bimo. Marky trying to go for the purple. Sumusubok pa si Marky sa purple steel. Pero ngayon, for Onyx, maganda yung kanila nga nagiging initial rotation kasi na-force din na yung Blacklist International kanina na ma-reset yung turtle. And knowing that this is a total reset for them, si Marky naglalaro. Nakikita natin ngayon naman na si Marky din nagbibigay siya ng information for the side of Onyx. Okay. And it is very brave of him na sumilip doon sa may buff kanina. Pero turtle, nakaready mga teams. Since nakita niya lahat doon sa turtle, ginamit yung deadly catch ni Wise para easy turtle ang kuha nila. Pero babawi si Marky ng bahagya sa baba. Kuha siya ng energy shield. Pero nandito na. Nako, masyadong malalim. Nag-pop na si Venus ng Gloom. Dinala na si Aji. Takbo, Marky! Hindi na kaya ata. Kaya ba? Ooh. Kaya nga! Marky is alive! And parang 2011 lang, medyo bad boy! Medyo bad boy! Yun yung kailangan niya ibigay din siya. Ang pag-asa, parang ngayon sa Onyx, kailangan niya ibigay. Kasi nga lang, kaso, ang bilis!
Yung B-Wise combo ay mabilis. Ito yung maganda sa Blacklist eh. Kapag nagpipail sila ng isang attempt, rekta kaagad sila sa second attempt. And exactly. Napapaliwala yung highlight na naigagawa ng isang player. Yun na, dinala si Wise. Tignan mo, dinala si Wise. Filipinos, nagkauntugan. Pero, yun eh, doon natin nakikita na for Blacklist International, they are really confident sa mga damage na pwede nilang ibigay against Onyx. And kita nyo naman si Wise, kanina nagpo-focus siya nung game number, nung other game, more objectives kayo, sumasama siya sa rotation. Rotation. And nabaliwala doon yung survive, yung pagka-survive ni Marky, because Blacklist, they're still getting all of the objectives na kailangan. Kumukuha sila ngayon ng Rock Ursa, Venus with the aggressive Glooms, na may kasamang Johid. Alaka, actually, sobrang aggressive. Imagine, nag-turret dive ka dun sa may second tier turret. Considering na meron pa nagpa-farm dito para sa side ng Onyx during that time. Ooh! Outplay! Siyempre, Marky flickering. Oy! Oh, the outplay. Pero sabi ni Ohev, hindi pwede yan. Napanood ko na yan. Ohev with a kill. And ngayon, Kyrie trying his best to get Haji. Haji, maiiwan siya dito sa pit. Pero yun yung deadly cash mang zone. Kyrie ngayon na namumula. V-Wise combo. Sino pa ba? Hawak kamay na naman. And Blacklist once again. Getting kills after kills after kills. Unti-unti na nilang naaamoy. Unti-unti na nilang naaamoy itong championship na to. Saglit lang. Dahil may laban pa pala. Nagkanakapan. Bimo with the initiation. Bimo with the grok block. Si Wise ay tatakbo na naman ngayon. Takbong gangster para kay Wise. Habang nag-aabol si Marky. Left jab, right jab. Haji with the Ursa block. The next level play in the words. In the words of Duno. Rest in peace. The next level play. Para kay Haji. What a play. Grabe mag-micro. Kumbaga, yun yung mga desisyon na hindi mo talaga maiisip, pero yun yung gamer's instinct. Mm-hmm. And again, Blacklist International, kitang-kita natin ngayon how confident they are na sila dapat ang magdikta at sila ang kukuha against Onyx on this game. Daman nyo na ba yung aggression na ginagawa ng Blacklist. Unti-unti na nilang nalalasahan. Nalalasap na nila, abot na nila. Naaon isang game na lang. Isang hinga na lang. And honestly, it's still an even ball game, pero yung tempo ay nasa pabor ng Blacklist. Yes, bakit natin nasasabi na nasa Blacklist yung tempo? Dahil yung Onyx, may mga moments na gusto nilang pumalag, pero para nauuna sila ng mga decision making nila. Oh! Okay, pero makakakill ng isa. Oh, Bimo. Ang Onyx doon. Pero nako, worth it ba yon? Dahil pa rin. Iba pa rin ang B-Wise. Iba? Sakto yung Circling Eagle, eh, no? Para lang magkaroon ng shield. The combo, the Bane Matilda. The Flying Pusit. The Flying Pogita as well. Oh, Pogita nga pala. Pero, again, Blacklist International, ito yung mga heroes na kanina pa nila ginagamit and very effective. Kaya natin nasasabi, momentum is on their side as well. Kaya, napakalalim na ng kanilang mga position dito against Onyx. Kanina pala pinupuntahan kahit hindi pa nila nasisira yung turret doon sa may mid. Pero ito na. Lumabas si Dlarski, naging dragon. Pero may inert ngayon yung dinosaur. Habang si Edward ngayon ang alahati ang buhay, si Bimo ay nandito. Pero may counter ko sinakay rin naman with Phantom Execution. Nasa likod si Wise, nagpatubig. Walang tatamaan mga Sharkbait. Pero it's B-Wise, standing tall. Nandito pa rin si Bimo. Ohep na sa madang gilid. Switch account. Theory of Everything Entropy. Takbo si Bimo. Pero takbo din si Kyrie. Nakupo. Can Kyrie save the day? Hinahabol na siya ng B-Wise. Yun takbo na naman pusit. Kyrie. The Flying Pusit. The Squid Game. Kyrie with the Phantom Execution out. Kyrie survives. Wow. Nice block by Bimo. Naharangan. Pero Blacklist. Every time, dinede. Actually, kahit yung delay na yon na hindi mo mapauwi si Kyrie, malaking bagay na agad dito para sa kanila eh. Kuntinin na natin ngayon, Blacklist International, sila ang lamang in terms of the gold. Pero sinasabi natin, it's still an evil ball game. Pwede dito makapag-contest ng Onyx. Kailangan lang maging maganda yung pasok ni Dlarski for every team fight na iset up sa kanila dito ni Bimo. Here we go. Klate ang buhay. Conceal para dito sa side ng Onyx. Makukuha pa rin ni Wise and Turtle. Pero ayun yung agad ni Edward and Monster Kill na si Wise doon sa matang kinit. Tatlo ang nawala sa side ng Onyx. At si Wise, Venus, Haji and Edward standing tall. Nagpa-farm lang si OF sa gilid. Hindi na nga siya kailangan. Hindi na siya kailangan na sumama. Kanina bago tayo mag-turtle, yung gold ng Blacklist is at 23k. Mm-hmm. After the turtle and after those kills, naging 26k, unti-unting lumalapit para sa Blacklist ang kanilang
pagkapanalong gusto, pero sa Onyx, unti-unting lumalayo. Unti-unting lumalayo yung opportunity ng Onyx. At naaamoy na again ng Blacklist. Nararamdaman na nila ang kampiyonato. 8 minutes, hindi pa tapos, pero it seems like yung Onyx tuloy-tuloy ang arangkada. Sorry, yung Blacklist. Tuloy-tuloy ang arangkada sa laban na to. This is a big problem sa Onyx Philippines kasi yun lang, aray! Walang late game ang Onyx Philippines na kayang pumantay sa Nathan. Kung sakaling ito si Balayski makapag-farm, pwede. And then yung Paquito, hindi pa nila na-utilize na para silang may dalawang XP laners sa side ng Onyx Philippines. And Kyrie, ginagawa na niya yung lahat ng pwede as well as Bimo. But when it comes to the draft, lugi talaga sila dahil dun sa Barrett's pick ng Blacklist International. For this game, Mark, I think Marky Business is kinda closed kasi binabantayan din siya dito ni Wise. Uy, oh my! Okay. Napakasakit. Sumakit si Balowski, pero nandito si na Edward at si Oh My Venus. Sabi nila, laban pa rin tayo. Flash cannon nilabas. Sakit. Shark pit! Pero yung dragon nandun din. Gusto rin kumagat ng dragon. Umiikot-ikot ngayon yung dragon. Oh! Now, Pops coming in for the watch. Si Bebo! Kumakapit pa ang Onyx this time. Pero si... sakit pa rin ni Wise. Baloy! Masakit pa rin si Edward. At si Bebo na lang ang natira. Oh my Jay! Anong champa-champa sabi ng Blacklist International? Ito na ba yun? The defending champions! For the second time, magkakaroon ba tayo ng pangalawang two-time champion? Mabubuhay na mga players ng Onyx, pero tapos po si Bimo! Ano na? Blacklist saga continues! Oh my God! Two-time back-to-back! Still! The champions of MPL, Blacklist International. Ah, grabe. History once again. Back to back, two time. And that's V-Wise. The queen. And Haji is a champion. Finally, Haji is a champion. After all those seasons, Haji as a pro player, pumasok siya ng Blacklist sa role na hindi niya talaga nilalaro. Mm-hmm. Look at the celebration. Wise. Huh? Oh my, Venus. Finally, wala ng halaman. Wala ng halaman. Wala ng halaman para kay Venus. Haji, ang tagal niyang hinabol to. Grabe, namumula din si Eason. Namumula. Man, everyone, Blacklist International proving everyone wrong. It wasn't a fluke. Mm-hmm. Well deserved. Sobrang nakita natin yung transitioning ng... alam mo yun, parang unti-unti silang naging champion form. Yan, ganda. Grabe. I think we're going ahead and we're gonna speak to Mara Aquino. Para sa ating post-match interview. Go ahead, Mara. Nandito tayo ngayon sa Players Room kasama ang inyong kampiyon, Blacklist International! Congratulations, Wise! Mukhang napaka-emotional mo ngayon. Sino yung kausap mo patingin? Mga family ka. Family mo! Hi, guys! Bakit ka umiiyak ngayon? Kasi champion! May pera na ako pambili na kahit anong gusto ko! Anong bibilin mo with your prize money? Mga bagay na hindi ko kailangan pero masaya ako pag nabili ko. Wise, champion kayo season 7 pero bakit parang mas emotional ka ngayong season 8? Kasi lagi kong sinasabi kay Bina magcha-champion ulit kami nang hindi siya malungkot. Tapos masaya ako kay Yaji kasi
Since season 2 pa si Adita, hindi siya, kahit napakabait na player niya, hindi pa siya nakakapag-champion. Pero ngayon nakapag-champion na. P! Walang halaman ngayon? Masaya ka ba ngayon? Yes, sobrang saya. Oh my God. V, gaano ka-importante ba sa'yo? You've been with Wise throughout the journey. Na ngayon, season 7, season 8, magkasama kayo getting your second trophy together with Blacklist International. Oh my God, siguro naman ngayon napatunayan na namin kung gaano kami kalakas ni Wise. Okay, let's go to Coach Bon. Coach Bon. Coach Bon is tearing up right now. Coach, ikaw yung leader. You're the brain, the strategist of the team. Back-to-back champion. Para sa'yo, what does this mean to you? Gaano ka-importante sa'yo na makuha ang back-to-back championship? Sobrang napaka-importante ng championship na to kasi nahihirapan kaming kunin yung respect na kailangan. Yung respect na deserve ng mga players ko, yung respect na deserve namin, nahihirapan talaga kaming kunin. Ito na yun. Ito na yung senyales na please, ibigay niyo na sa amin yung na-deserve namin respect. Coach, mukhang napaka-solid ng buong koponan ng Blacklist International. Can you talk about gaano ka kasaya, gaano ka solid kayo? Wala akong masabi sa samahan namin. Sobrang solid. Hindi lang basta magkakapatid, pamilya kami. Sobra. Pamilya kami sa bootcamp. Hindi kaibigan yung tingnan namin. Hindi lang basta kaibigan, kundi pamilya. Haji! Coach, thank you. Haji, ngayon magkasama, ikaw yung bagong addition ng Blacklist International ngayong season 8. At agad-agad, nakuha nyo yung kampyonato. How does it feel to be with this family? Sobrang saya ko po. Na ano, simula season 2, ano, matagal ko na pong pangarap. Kaya po di po uminto sa ano, pagsali sa MPL kasi gusto ko po talaga mag-champion. Anong pinagkaiba ng Blacklist International kumpara sa mga koponan na nakasama mo dati? Secret na po yun. Secret na, pero mukhang masaya siya behind the mask! Edward! Congratulations! Alam mo, share ko lang, nung MSC 2021, nag-grand finals kayo, pero aminado ka na sobrang nalungkot ka nung hindi nyo nakuha yung trophy. Pero ngayon, you're gonna be representing Philippines in the M3 World Championship. How does that feel for you? Sobrang saya po. Kasi ano, makakalipad kami sa Singapore. And gaano ka-importante sa inyo na ma-represent ang Pilipinas sa buong mundo? Mas mahalaga kasi papatunayan namin sa ano, sa buong mundo na Pinas lang yung malakas. Pilipinas lang malakas. Punta naman tayo dito. Oheb, come on over here. Itape yung kamay. Oheb, mabait ka na, no? Mabait na po ako. Anong ibig sabihin ng trophy na to para sa'yo? Kasi laragang inspired ako, i-champion yung ngayong season. Kasi kailangan ko talaga bumawi dun sa team dun sa nagawa ko. Dahil dun sa ginawa ko na lower bracket kami. Kaya sinabi ko talaga sa sarili kung ibabawi ko sila, bibigay ko sa kanila yung champion. Gaano kagigil ka nung nagsimula itong grand finals? Sobrang gigil na po, lalo dun sa Omega, dun na nagsimula yung init nung laro. Kaya nadala ko hanggang grand finals. At ngayon, punta muna tayo. Kay Eson! Uncle Eson! Edward! Dexter! Okay, Uncle Eson, Dexter, eto. Anong pinagkaiba ng season 7 ngayong season 8? Malaki kasi lalo na yung mga team ngayon. Dati kasi hindi ka na makapitinitin, hindi naman kami, inisip na hindi kami contender. Ngayon, halos lahat ng team nakatingin na sa amin. Tapos, since hindi nga namin sabi, chambalan daw yung last season. And yun, na-prove ng team na deserve talaga. Masaya ka ba? Oo, sumakit yung kamay ko. Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari dyan? Niyakap ko lahat. Uncle Eson, galing mong mag-cast. Eto, gano'n ba ka-importante ang suporta ng mga agents para sa Blacklist International? The support of the agents is so important. You know, I love all, since day one, I love you. The agents who support us, you're the best. And there you have it. Blacklist International has defended the crown. Let's go back to our casters.